back nung mga bata kami, I knew Liza was special because parang sa lahat ng mga, well, konti, parang, siya, parang pangalawa ko siya noon eh. Pero siya yung, alam mo yun, she really makes you feel special. I think ginawa niya rin sa mga ex niya yun, no? Pero huwag na natin so, sa isipin. Normal ko lang talaga yan. Okay, whatever. O, sino asawa mo? Okay, so anyway. Okay. Di, pero siya yung, alam mo yun, kunyari yung, very attentive siya, like, kunyari, nabanggit ko sa kanya noon. Alam mo, sobrang hilig ko sa stars, ganyan-ganyan. Tapos, one time, nakita ko na lang, bumili siya ng mga sticker ng mga stars, yung glow in the dark. Tapos, siyempre, since matangkad siya, yun, pinagkakabit niya sa ceiling ko. Sa buong... Alam ko yung stickers na yan. Oo, di ba? So, wala na. Kumbaga, hindi na kami nakikita noon. Nandun pa rin yung sticker. So, lahi ko siyang naalala. May mga style din to eh. Lalaki to eh. Mukha lang babae talaga. Alam na. So, pero siguro nung nagkita kami ulit, I remember, so nag-tweet siya noon eh, that's how we saw each other again. So I think that was January 5th, tama ba? She tweeted me. Oh, who tweeted who? She tweeted me. Hey, remember me? Oh, hindi. Okay, hey, remember. Hindi mo to, ha? Laglaga na, doon yung gusto ko na, gusto ko pa, I want more. So yun, remember me? Conversion niya, para talagang patay na patay ako sa kanya. Diba? Hindi ba? Umamin na, misis. Huwag mo naman umamin. Ay, nako. Love, move on. Ang guwapo mo, grabe. So, tinweet ka. Ano ba tweet niya? Ayun, parang, hey, remember me, ganyan. Tapos, let's meet up. I'm in town, ganyan. Let's meet up for lunch. Sabi ko, wow. Sabi ko, di, ayun, sumugot ako sa kanya. Tapos sa sobrang kilig niya, namali pa yung number na bigay niya. Sorry. Dinagdag ko yun. Dinagdag din. Hindi, pero namali siya talaga ng number. So anyway, nakita kami. January 8 yun, nakita kami. Tapos naalala ko nung pawis na pawis siya noon, Ate Tin. Kaya, sa tulad ngayon, pawis na pawis. Pawis na pawis siya noon. Tapos alam mo yung pagkakita ko sa kanya. Uy, patay. Alam mo yun, ganda. Mas gumanda pa siya. Wow. Mas, my gosh. Wow. Pero madumi pa rin paa niya. Pero... Okay na eh. Okay na sana. Okay na eh. Pero gusto ko basa yung kilikili. Gusto ko basa yung kilikili. Pawis na pawis eh. So, kumbaga natuwa ako kasi, kumbaga siguro if there's one thing that I will never forget about Liza when we started going, I mean, at least talking when we were younger, ang never nawala was our connection. Like, we could literally talk about everything. O sige, it's your turn. Ako siguro, when I went to the Philippines pabalik, kasi diba I was married for 7 years then. Nasa States ako nakatira noon. So pagbalik ko sa Pilipinas, and then we reconnected, I wasn't planning on being married. Siyempre, may anak ka na eh. And at the time, hindi naman ako ganun ka-expose sa LGBTQIA+ community. Parang, ano ba yan? May asawa? May ganun pa ako notion. Mag-aasawa ako ulit, diba? LGBT pa. May, of course, hindi, ano ka, very... hindi ka pa ganun ka-sensitive, but we saw each other again. And sabi ko, he's closer siya. Kasi, di ba, hindi ko na pangatawanan na maging kami way back, I was 18. I wanna close this chapter of my life. Eh, hindi pala ako ka-close-close. I will open new chapters. Yeah. So, but when I got together with him, parang na-experience ko with Ice yung being my most true self. Yung he taught me how to not be self-conscious and just be comfortable with my own skin. And sa akin, I've always been so insecure all my life. Even as an artist, parang, you know, hindi ko na-embrace yung mga flaws ko. But si Ice kasi embraced even the things that I don't like about myself. So yung mga bagay na hindi ko gusto, 'di ba? Yung 'di ba may mga tao na mamahalin nila yung mga magaganda sa iyo. Pero yung si Ice, mas lalo pa niyang minamahal yung mga hindi magaganda sa akin. He finds it cute. Yung 'di ba yung halimbawa, pinadumi pa niya. Or baka kalimutin ako, nakakalimutan ko lahat ng bagay, mga ganun. Siya parang meron siyang explanation doon kasi yung utak mo eh, ang bilis-bilis. So nilagay mo dito yung susi, nandun ka na sa yung utak mo nandun na sa kabila. So you know, every single day nire-remind ako na he's that right person for you.